thank you for joining us this morning, no, on our first session of our Usapang Salud at sa Komunidad. And just a few reminders to everyone. Okay, so while the discussion is ongoing, kindly mute po yung inyong mga microphone. And of course, you will be getting your certificate of participation once na nakapag-evaluate po kayo doon sa link na isi-send po namin maya-maya lamang sa ating chat box. And also, I would like to take this opportunity na rin that we will be live, no, later on sa aming bagong official Facebook page, the BGHMC. So, pakitype lamang po ang BGHMC Baguio. Yun po ang aming official Facebook page ngayon na bago pong Facebook page ni BGHMC. BGHMC Baguio. And of course, no, kung meron po kayong mga katanungan maya-maya lamang sa patungkol sa goiter at patungkol sa leprosy, meron po kayong pagkakataon para magtanungin yan kung may mga inquiry po kayo sa mga topics po natin ngayong umaga sa ating mga resources speaker. And at this moment, allow me po to acknowledge, no, no, yung ating mga participants for today's first session of our Usapang Salunat sa Komunidad 2024. So we are 60 po sa ating virtual room, but I believe, no, some of us ay nag-join po in groups. So allow me to acknowledge lamang po yung mga nakapag-register po sa ating Usapang Salunat sa Komunidad. Okay, so from the province of Benguet, so we have from the municipalities of Mangkayan, La Trinidad, Atok, Kapangan, Kibungan, Kabayan, and of course we have from Bukyawan, Hongduan, Ifugao, Pahinge, Kiangan, Ifugao also. We also have from Tayug, Pangasinan, from Cervantes, Ilocos Sur, and from Cordon, Isabela. And of course, madami po tayong participants, no? Mga nurses po natin and midwives from the Mountain Province. Maraming salamat po, no, for joining us this morning. We have from the municipalities of Bauko, Sabangan, Barlig, Tadian, Natunin, Sagada, Besao, Paracelis, Bontoc. And of course, from the city of Baguio, we have from the different barangays, no, yung ating mga barangay health workers, Campusioco, SLUSVP, Outlook Drive, Luknab, Santo Tomas Proper, Gisad Surong, Irisan, BJH Compound, Dontogan, Mirador Hills, Military Cat of City Camp, and Aurora Hill. Of course, we have from Bacaqueng Central, Country Club Village, Balsigan, Pinsao, Middle Quezon Hill, Fort Del Pilar, Philam, and Camp Allen. So now we are 64, no? So ulitin ko po, naka-live po tayo mamaya sa aming official Facebook page, BGHMC Baguio. And of course, meron rin po tayong BGHMC HCPN CS Link, na kung saan napopost po doon yung ating mga future na Usapang Salunat sa Komunidad sessions. So before we will be listening to the discussion of our resource speakers for today's first session, allow me to give a short background regarding the kung bakit ito po yung topic po natin ngayong umaga. So goiter is the most common form of thyroid disorder among the adult population in the Philippines, with a prevalence rate of 10.12%. Every fourth week of January, goiter awareness is celebrated by proclamation number 1188, signed by then former President Gloria Macapagal Arroyo on December 11, 2006. Meanwhile, Department of Health registered an average of 1,500 to 2,000 new leprosy cases each year from 2014 to 2018. World Leprosy Day is observed yearly on the last Sunday of January to reduce the stigma and raise awareness. So with that, in celebration of the health events mentioned above, the Public Health Unit, through its HCPNCS and the Health Promotion Unit, is conducting po itong first session po natin ng Usapang Salunat sa Komunidad 2024,
with the theme goiter at leprosy. Ang pinaka-goal po natin dito ay of course may increase yung awareness, no, among the participants on the prevention and management of goiter and leprosy. So we are now 6 to 8 in our virtual room. May I request everyone if we can open muna po our camera para makita po natin kung gaano po tayo kadami, no, sa ating first session for photo documentation purposes. So ayan, while waiting for others to open their camera, allow me also to invite na everyone, no? So next month, we are celebrating the Childhood Cancer Day and the National Cancer Awareness Month. Okay, so next month, our next session will be on the Childhood Cancer Awareness, right? That will be on February 21, 2024. Okay, so this is for free again. The link for registration will be posted dito po sa ating chat box. So next month, ang topic po natin is patungkol po sa childhood cancer. So ipopost po natin yung registration link dito po sa ating chat box. Okay, so ayan. Ayan, nakapost na po sa ating chat box yung ating registration link for our session 2 next month. That is about childhood cancer. Okay, to start our activity for today and to give us a discussion about goiter, prevention, management, and treatment, I am now giving the floor to one of our medical officer for of our Department of ORL H&S, Dr. Catherine and Dena Ezendaya. Kasama po niya ang isa po naming Medical Officer 3 of the same department, Dr. Justin C. Kakayuran. Good morning po mga doc. Good morning po, sir. Good morning po, sir. Naimbag nga aldaw tayo, amin. Thank you po for the invitation. Morning, doc. You may proceed po. Ask ko lang po, sir, if na-view po yung slides po. Yes po, Doctor. Ay, okay po. Sige po. Mag-start na po kami. In celebration po, this January is the Thyroid Awareness Month po. Together with me po, Dr. Justin Kakayuran, kasama ko po si Dr. Catherine and then Andaya to discuss about goiter prevention and treatment po. So first, what is the thyroid gland o ano po ang thyroid gland? So ang thyroid gland po ay butterfly-shaped organ na nakikita sa leeg natin below the Adam's apple po. Ang thyroid gland po natin may dalawang lobe connected by an isthmus po. And pag normal po ang thyroid gland po, hindi po siya nakakapah. Ang kulay naman nito ay brownish red at saka rich in blood vessels. So next question po, ano po ang goiter? So ang goiter po ay simple lang. Ang abnormal enlargement po ng thyroid gland na nagpre-present as bukol sa harap ng leeg po. Ano naman po ang function ng thyroid gland? So madami po siyang function. Nagko-control po siya ng heart rate, body temperature, muscle strength, cholesterol levels, dinedetermine niya rin po yung menstrual cycle. May involvement din po siya sa nervous system natin, mag-control sa body weight, and sa may regulation ng breathing. So, aside from that, ang pinaproduce po na hormones ng thyroid gland natin are thyroxine, also called yung T4 natin, T3, and yung calcitonin po natin. So in the Philippines po, it is estimated that 350 million po worldwide
sorry, are affected by thyroid disorders which occur in the thyroid gland if the thyroid gland is not working properly. So among these, up to 50% po ng katauhan may thyroid disorders na undiagnosed due to thyroid symptoms commonly being confused as other symptoms po. Doc Justin? Such as, ay, hello po. Sorry to cut you po, Doc, pero hindi po nagpapakita na buo yung slides. Meron po kayong side slides. Ayan. Gumagalaw na po, sir. Ayun. Tama po, ayan. Ay, okay po. So, up to 50% po ng mga tao na mi-misdiagnose po yung thyroid condition as other disorder po. So, to continue, sa statistics po ng Baguio General Hospital, sa department po namin sa ENT po, ang madaming consults po namin from January to September last year ay goiter. Number one po namin siya, 1,153 consults po coming from all areas of the North po, particularly po from Region 1, Region 2, and the Cordillera Administrative Region po. To continue, so aside from that, may mga thyroid disorders din po tayo aside from goiter. Meron pong hyperthyroidism, meron din pong hypothyroidism, meron din pong thyroid cancer. So ano naman po ang pagkakaiba ng hypothyroidism tsaka hyperthyroidism? Ang hypo po, meaning decreased po yung production ng thyroid hormones sa katawan, while yung hyper naman po is increased po yung production. Sa hypothyroidism, nagpre-present po yung patient natin with weight gain, constipation, slow heart rate po, depression and irritability, irregular and heavy periods, and forgetfulness po. Aside from that po, cold intolerance po. While for hyperthyroidism, weight loss, weight gain, short and light periods, increased sweating, heat intolerance, and diarrhea. So, aside from that, may effect din po ang thyroid hormones sa newborns and infants. So as we can see in the image po, this is a patient with cretinism po, also known as congenital hypothyroidism. In such cases po, if hypothyroid po yung mother, na-affect din po yung child upon habang pinagbubuntis po siya. In these patients po, they present with mental retardation and dwarfism po. And once diagnosed po, we can treat them with thyroid hormones po. So, to continue, we have four types of cancer for the thyroid gland. First, which is most common po, the papillary thyroid carcinoma. The second most common, follicular. The third, medullary. And the most worst po among the thyroid cancer is the anaplastic. So, in such cases, ng cancer po of the thyroid, they may present po with difficulty of swallowing, breathing, or speaking. They also present with a lump or a mass on the in front of the neck. Also with hoarseness po or yung pamamalat. To continue po, risk factors po for thyroid cancer include the following. Family history of thyroid cancer. Being a woman, because most common po na sa statistics po, mas predominant po sa female. Having a history of radiation po and thyroid cancers most likely occur at the age of 40. So, paano po natin nalalaman ang if meron po tayong goiter? So, first, we perform the neck ultrasound. Which is readily available po in most institution and is cheap naman po. So dahil po nagche-check din tayo if may hyperthyroidism or hypothyroidism ang patient, we also check for the free T4 and the TSH levels which determine if there is a need for medication. Aside from that, nagpo-perform din po tayo ng fine needle aspiration biopsy of the thyroid gland to check po yung mga bukol natin as a screening test po to determine if possible po na may cancer yung patient, possible na benign or malignant po. So ano naman po ang treatment options for
cases of thyroid disorders or mga sakit po sa thyroid. First, medications po. Ang ginagawa naman po dito, aside from that, pag hyperthyroidism po, mataas po yung thyroid hormones, nagbibigay tayo ng mga gamot para mapababa po yung thyroid hormones. While for hypothyroidism naman po, nagbibigay tayo ng thyroid replacement therapy po. O also known po as your levothyroxine. Aside from that, we can also do radioactive ablation. And yung pinaka-concern po ng mga tao ng consults namin sa OPD, sa BGH, is the surgery. The removal of cancer tissue, including often the whole thyroid gland. So, paano po natin chinecheck ang thyroid, if may mga bukol po tayo sa thyroid gland or sa leg po? First, we stand in front of a mirror. You tip your head back po, nakatingala po, nakataas po yung baba. Tapos, suswallow po kayo ng water or yung laway po. And as you swallow po, kapain nyo po yung leeg or obserbahan nyo if may napansin po kayong umuumbok. And if may napansin po kayong umuumbok, mas mainam po na ipacheck na po natin sa physician kaagad o sa doktor. So, paano naman po pre-prevent ang goiter? Sa Philippines po, ang most common form of goiter is yung iodine deficiency. So, as presented in this slide po, may mga images po ako na iodine-rich foods. First po, yung seaweed or sea grapes. Sa fish po, iodized salt and eggs po. So, iodine-rich din po sila. Aside from that, we also avoid or limit yung goitrogens. So, ano po ba ang goitrogens? Yung goitrogens po natin are food products po na nag-i-inhibit po ng sa metabolism po ng thyroid hormone. So, with that, lalaki po yung bukol sa leeg or pwede pong mag-form ng nodules. Hindi naman po sila iiwasan na kainin, lilimitan. First is yung cassava, cabbage po, sweet potato, broccoli, and cauliflower na common po na dito po sa Cordillera region. Aside from that po, to help rin po with thyroid health po, important din po ang pag-take ng zinc and selenium na multivitamins po. So with that, we celebrate January as Thyroid Awareness Month po. That is all po for my part. Are there any questions po? Okay, so thank you, Dr. Justin. So thank you for that very concise presentation. No? For your questions po, we will be entertaining those questions after all our speaker for today's session 1 po ng ating usapang salunan. And ayun, so kaya prone po ang mga taga Cordillera din kasi meron tayo, mayaman po tayo sa cabbage, no? Goitrogen, sabi nga ni Dr. Justin. So kung meron po kayong katanungan patungkol, no, sa goiter, pwede po kayong mag-message dito po sa ating chat box. And moving forward with our next topic on leprosy. To give us a lecture on leprosy prevention, management, and treatment, I'm now giving the floor to Dr. Brandon Brian Balawen. Good morning, Doc Brian. Good morning po, sir. Good morning po. Narinig po ba ako ng malinaw? Yes po, Dr. Brian. Very clear po yung audio. Share ko lang po yung slides. Okay, so while waiting for Dr. Brian, so meron na po tayong isang message po dito. Maybe Dr. Justin will answer that later on about the thyroid storm.
So, during the open forum na po yan, maya-maya po lamang. Kung tinatanong ni Ma'am Jonaline kung patungkol po sa thyroid storm, maya-maya na lamang po yan. Okay? Wait lang po. Hindi pa nag-share yung... Sige lang po, Doc. So, ayan, mukhang madami pong nag-join po ulit na in groups. Maaari po ba nating buksan yung ating mga camera, no? Hindi po nakapagbukas yung iba po kanina. So, may mga kasama po tayo sa mga barangay health stations po. Nakikita ko po, no? Na naka-join po sila in groups. So, maraming salamat po for joining us on our first session of our Usapang Salunat sa Komunidad. Ayan, so nandito po ang ating mga taga-barangay Lower Rock Quarry. Good morning po sa inyo dyan. Wala, bakit ayaw mag-share? Lower Rock Quarry. And also, hindi ko pala na-acknowledge kanina yung mga kasama po natin na BGHMC employees who continuously supporting with this platform, Usapang Salunat sa Komunidad. Good morning po sa inyong lahat. So while waiting po for Dr. Brian, allow me again to mention po yung ating session 2, February 21. Hindi pa naman po yung panagbenga, 24-25 po yung parade. So pwede pa po tayong mag-usapan, no? Sa February 21, that's a Wednesday. Pag-uusapan po natin ay patungkol sa childhood cancer. So nandito na po sa ating chat box yung ating registration link, spread it, no? Disseminated para mas madami pong makinig sa patungkol sa childhood cancer. Yan po yung ating topic for our session 2. That is on February 21, 2024. Same time, 9 a.m. to 12 noon via Cisco WebEx. Ayan. So Doc Brian, are you okay na po? Sorry po sa delay. Okay. So magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brandon Brian C. Balawin mula sa Departamento ng Internal Medicine sa BGHMC po. So ngayong araw po na ito, pag-usapan po natin ang sakit na Hansen's disease or leprosy or mas kilala sa ating lengguahe bilang ketong. Next slide. So ang layunin ng ating talakayan ngayong araw or ngayong umaga ay masagot ang mga tipikal o pangkaraniwang tanong ukol sa sakit na ketong or leprosy. So una, ang leprosy ba ay sobrang nakakahawang sakit? Pangalawa, kailangan ba nating ihiwalay ang mga taong may leprosy sa mga pangkaraniwang tao? Pangatlo, pwede ba nating makuha ang sakit na leprosy sa simpleng pagtabi sa mga taong may sakit nito? Pangapat, meron ba ang lunas sa sakit na ketong or leprosy? At ang panghuli, gaano katagal nakakahawa ang mga taong may leprosy? Next slide po. So ang talakayang ito ay dulot ng pagdiriwang natin ng World Leprosy Day. Next slide. So ang World Leprosy Day ay ipinagdiriwang
taon-taon to gather. Ay, sorry. Hello po. Yes, Doc. Naririnig po. Naputol po ba? Kanina po. Ay, sorry. Saan po naputol? Two minutes, Doc. Ay, sorry. Saan slide? Pa-back na lang po ng slide, sorry. Medyo mabagal po yung internet dito. Ayun. So, gaya ng nasabi ko kanina, ang ating talakayan ngayon ay dahil sa ipinagdiriwang natin ang World Leprosy Day na ginaganap taon-taon tuwing huling linggo ng Enero. At nakasaad sa inyong screen ang infomercial ng Department of Health ng bansa at nakalagay dyan ang susi upang makamit ang zero leprosy sa ating bansa ay ang maagang pagdetekta ng sakit na ito. Kaya naman ating kilatisin ng mabuti ang ating mga balat at kung may makita man tayo na kakaiba, mas mainam na magpakonsulta po agad. Next slide po. So ito naman ang mapa na nagpapakita ng epidemiolohiya ng leprosy sa buong bansa. So makikita dito na bihira ang leprosy sa mga first world countries. Unfortunately, ang leprosy ay makikita sa mga third world countries at kabilang ating bansa dito. So sa Southeast Asia Pacific region, pangalawa ang ating bansa sa may pinakamaraming kaso ng leprosy o ketong. Next slide please. So ano nga ba ang sakit na leprosy or Hansen's disease? Next slide po. So ang sakit na Hansen's disease or leprosy, so short history lang. So ito ay nadiskubre ng isang German national na nagngangalang Gerhard Hansen noong taong 1983 at ito ay dulot ng isang mikrobyo. Ang tawag natin sa mikrobyong ito ay Mycobacterium leprae. So itong mikrobyong ito ay isa siyang slow growing bacteria. So ang ating key term dito ay slow growing. So ibig sabihin mabagal ang pagreplika o ang pagdami ng mikrobyong ito. So anong ibig sabihin ng slow growing bacteria? So ibig sabihin nito, since mabagal siyang dumami or magreplika sa katawan, matagal din bago lumabas ang sintomas ng leprosy. Next slide please. So paano ba natin pwedeng makuha ang sakit na ito? So pakatatandaan natin na ito ay nakukuha through droplets from the nose and mouth. So pag ang isang taong may leprosy ay inubo or hinatsing, pwede siyang maglabas ng tinatawag natin na respiratory droplets. So pakakatandaan ang term or ang key term natin dito ay respiratory droplets. So ibig sabihin ito ay may timbang. So kailangan bago mahawa ang isang tao sa leprosy, dapat malapit siya doon sa taong iyon. So kailangan ng matagal, prolonged and close contact, so prolonged, close and frequent contact over months, so maraming buwan, sa isang taong hindi pa nagagamutan ng leprosy bago siya mahawa nito. Hindi pwedeng mahawa sa leprosy pag malayo ang tao sa taong hinatsing or inubo na may leprosy kasi hindi siya via aerosol transmission. Ito ay nakukuha through respiratory droplets. So dapat ikaw ay malapit at matagal doon sa taong iyon. At ang isa pang key term dito ay hindi pa nagagamutan ang taong iyon. Tapos, para masagot ang mga katanungan ukol sa leprosy, kung paano ba ito nakakahawa, pakakatandaan na hindi ka pwedeng mahawa sa taong may ketong sa simpleng pag-shake hands or sa simpleng pag-hug or pag-share ng meals or simpleng nakatabi ka lang sa taong may leprosy. So hindi ka pwedeng mahawa. Susunod, hindi ka nakakahawang leprosy sa isang buntis na nanay na may leprosy sa kanyang unborn child. Siya pwedeng makahawa through pregnancy or through sexual contact. At ating pakakatandaan na once na nagsimula ng maggamutan ang taong may leprosy ng nararapat na gamot,
less likely na na pwede siyang makahawa. Next slide po. So paano ang ano nga ba ang mga sintomas ng taong may leprosy? Next slide. So, pag nahawaan ka ng leprosy at ito ay nagreplika sa iyong katawan, usually magpre-present ang mga sintomas on average 5 years, pero pwede rin siyang tumagal. Hello po. Pero pwede rin siyang tumagal up to 20 years. Ganun katagal pwedeng magpakita ang mga sintomas ng leprosy. So, ang mga typical na presentasyon ng leprosy or ketong, gaya nga ng sabi ko kanina, kilatisin nating mabuti ang ating balat. So, una, hello po. Ayun. So, sa balat po, pwede po tayo makita ng mga hypopigmented na mga patches or yung nakikita natin dito sa baba, yung mga reddish skin patches. At ang presentasyon po nito, decreased po yung sensation sa mga lesions po na ito. Or pag sobrang malala ang leprosy or ang ketong sa isang tao, pwede po siyang magkaroon ng mga deformities sa mukha at sa balat. Tulad po na makikita dito na parang natanggal na yung mga daliri. Next slide. So paano nga ba natin na-diagnose at paano natin tinitreat ang leprosy? So para sa diagnosis ng ketong, ito ay clinical. So ibig sabihin po nito, hindi natin kailangan ng mga laboratorio para masabi natin ng isang tao ay may leprosy. Ang kailangan na nating hanapin ay ang mga cardinal signs o mga palatandaang sintomas na magtuturo sa atin na ang taong ito ay may leprosy. So una dito, gaya ng sabi ko kanina, ang presensya ng mga patches na hypopigmented or reddish na skin patches na mayroong loss of sensation. Pangalawa, presence of thickened or enlarged na peripheral nerves kasi isang naapektuhan ng leprosy bukod sa balat ay nerves. So ang tatlong typical na naapektuhan ng leprosy or yung Mycobacterium leprae, ang ating balat, nerves at ang ating respiratory tract or mucosa. At ang pangatlo, lalo na sa mga mahihirap na kaso, pwede nating gumawa ng slit skin smear, tapos titignan siya sa microscope at makikita natin doon yung mikrobyo. Next slide. So sabi ko kanina, ito ang typical na presentasyon ng leprosy. So makikita dito yung mga hypopigmented na patch na with decreased or loss of sensation or red skin patches. Next slide po. Sa mga advanced na cases or mas malalang presentasyon ng leprosy, pwede siyang magkaroon ng tinatawag natin na leonine facies. Bakit leonine facies? Kasi para siyang itsura ng leon. Next slide po. So ang leprosy, pwede natin siyang i-classify sa dalawang uri. Meron tayong tinatawag na posibacillary leprosy at ang pangalawa naman ay multibacillary leprosy. So pag sinabi nating posi, ibig sabihin po nito konti, ang multi, madami. So posibacillary lesions or posibacillary leprosy, ibig sabihin konti lang ang numero ng lesions or numero ng skin lesions sa katawan ng tao. So ito ay 1 to 5. Pag sinabi nating multibacillary, so ibig sabihin marami yung numero ng skin lesions sa katawan ng tao. So bakit natin kailangang i-classify ang leprosy sa posibacillary or multibacillary? Kasi magdedepende dito yung gaano katagal ang treatment na gagawin natin. Next slide please. So pag classify natin ang isang taong may leprosy ng posibacillary leprosy, so pag nakikita niyo dito, para din siyang gamutan ng tuberculosis. Kasi magkamag-anak ang Mycobacterium tuberculosis or yung causative agent ng pulmonary TB at ang Mycobacterium leprae. So pag posibacillary leprosy, ang gamutan lamang ay tatagal ng 6 months gamit ang rifampicin at ang dapsone. Pag naman na-classify natin na multibacillary leprosy,
ang gamutan ay tatagal ng isang taon. At ang gamutan dito ay tatlo. So gaya ng posibacillary, merong rifampicin at dapsun at magdadagdag tayo ng isa pang gamot, clofazimine. So tatlong gamutan para sa multibacillary, tapos tatagal ng isang taon. Sa posibacillary, dalawang gamot, rifampicin at dapsun at tatagal ito ng 6 na buwan. Next slide po. So, ano yung mga pwede natin gawin para hindi tayo mahawa sa isang taong may leprosy? Next slide. Okay. So base sa rekomendasyon ng World Health Organization, una dito ay ang pag-trace ng mga household contacts pag may consent yung taong may leprosy ng mga household contacts along with neighborhood and social contacts of each patient. So para dito matrace natin yung mga posibleng mahawaan ng leprosy at mabigyan sila ng prophylactic measure. So anong prophylactic measure ito? Ang pagbibigay ng single dose ng rifampicin sa lahat ng mga household contacts and social contacts. Kasi nga gaya nga ng sabi ko kanina, ang mode of transmission ng leprosy ay prolonged and frequent and close contacts with patients with leprosy. Tapos pangalawa, yun, avoidance of prolonged and close contact sa mga taong may leprosy. So next slide. So balikan natin yung mga pangkaraniwang tanong na nasabi ko kanina ukol sa leprosy at subukan natin sang sagutin. So una, ang leprosy ba ay sobrang nakakahawa? Ang sagot dito ay hindi. So gaya ng mga parang yung mga dating paniniwala natin na sobrang nakakahawa ang leprosy, hindi ganun ang sakit na leprosy. Ito ay rarely na contagious. Gaya nga ng sabi ko kanina, kailangan mo ng prolonged and frequent close contacts over months bago ka mahawaan. Pangalawa, kailangan ba nating i-segregate or ihiwalay ang mga taong may leprosy sa pangkaraniwang tao? Ang sagot dito ay hindi. Sabi ko kanina, pwedeng bigyan ng prophylactic dose with rifampicin ang mga household contacts or social contacts ng mga taong may leprosy. So pwede silang mabuhay ng normal gaya ng mga pangkaraniwang tao. Pangatlo, pwede ba tayong mahawa sa leprosy sa simpleng pagtabi sa mga may sakit nito? Ang sagot ay hindi. Pang-apat, meron bang lunas sa sakit ng leprosy? Ang sagot ay oo. Gaya ng sabi ko kanina, pag posibacillary, ang gamutan ay tatagal ng 6 na buwan. Pag multibacillary, tatagal ito ng 1 taon. At pangatlo, gaano katagal na contagious ang taong may leprosy? So pag nagsimula ng maggamutan ang taong may leprosy, hindi na siya nakakahawa. So ang layon ng World Leprosy Day ay matukoy lahat ng mga taong may leprosy para makapagsimula ng agarang gamutan at mabawasan ang chances na makahawa pa sa mga household contacts or frequent social contacts ng mga taong may sakit ng leprosy. Next slide. So doon po nagtatapos ang ating discussions. Maraming salamat po sa pakikinig. So maraming salamat, Dr. Brandon, sa napaka simple pero naiintindihan po na lecture patungkol po sa sakit na leprosy. So madami po siguro sa ating mga haka-haka, no, na nasagot po ni Dr. Brandon na hindi naman po ganun nakakahawa, no. Usually po kasi, no, normal siguro sa iba na pag may makita na ganito na itsura ng kutis ng isang tao ay pinandidirian. Pero gaya nga po ng sabi ni Doc, no, hindi naman po siya ganun na nakakahawa. Okay, so thank you, Dr. Brandon. So kung meron po kayong mga question patungkol po sa leprosy, sasagutin po natin yan maya-maya po lamang. So aside from goiter, and muli maraming salamat, Dr. Brandon. Maya-maya po tayo makita-kita sa open forum portion ng ating usap. So aside from goiter, no, goiter awareness and then World Leprosy Day, marami pong iba't ibang mga health events ang ating Departamento ng Kalusugan. And to give us a lecture
on the different national health events for this month. I'm now giving the floor to one of our health education and promotion, Officer 3 of the Health Promotion Unit, the BJHMC, Mr. JV Macho. Okay, thank you, Sir Ryan. Ayun po, no? Isang napakalamig at isang nasalunat na umaga sa atin pong lahat. So, visible po ba, Sir Ryan, yung aking PowerPoint? Yes, sir, pero pa presenters bilang. Okay. So, yan po, no? Isang nasalunat po ulit na umaga sa ating lahat. At nasabi nga po ni Sir Ryan, maliban po sa na-discuss po kanina nila Doc, yung ating mga residents po dito sa BJHMC patungkol po sa Goiter Awareness Week at saka leprosy. Marami pa pong mga health events yung sineselebrate po natin yung buwan po ng January. At aside from health events, no, magbibigay na lang din po ako ng ibang mga health information, no, mga health issues na nararanasan at naranasan po natin ngayong buwan po ng January. So, una po, no, sinong hindi nilalamig ngayon, no, kahapon for 15, 16 yata kahapon, tapos ngayon naging 12 ulit, no. Nag-release kanina ang ating Philippine Information Agency na base po sa mga pag-aaral ng ating PAGASA ang Philippine Astronomical and Geophysical Sciences Administration po na or PAGASA under DOST, yung kanilang Baguio office, no. According sa kanila, no, magtatagal pa yung amihan season, no, hanggang February. So, sabi po diyan sa last sentence ng ano, no, the PAGASA forecast shows a minimum temperature range of 9.7 to 11.6 degrees Celsius this January and between 9.4 to 12 degrees Celsius for the month of February. So, yun po, no, mag-ingat po tayo sa malamig na panahon. At yun nga, inasahan ako base sa mga datos ng PAGASA hanggang February pa yung magtatagal itong nararanasan nating lamig ng panahon. So, in relation nga po dyan, no, nag-release din po ang ating regional office ng Department of Health dito po sa Cordillera, DOH Center for Health Development Cordillera, ng mga infographic patungkol po sa pag-prevent ng sari-saring sakit na nararanasan natin ngayong taglamig. So, base po dyan sa kanilang infographic, tinatanong nila, no, Karo ba, nagdikuskan ba? Or nagdikuskan ka di? Ayan. So, sino pa po yung hindi naliligo sa atin dito? Ayun, nag-raise si Sir Ryan ng kanyang kamay. So, ayun, no? Yan. Yung pinakamababa pa lang na record natin ngayong buwan is yung 10.8 degrees, which was recorded sa La Trinidad sa BSU Agromet Station last January 18. Pero yun nga, inaasahang baka abot pa yan ng 9 hanggang February. So actually yung 10.8 na yan, malamig na po, no? Malamig na yung temperature na yan, no? Actually sa Manila or sa lowland areas, no, umabot na sila ng 20, 21 or 18, sabihin natin 18 degrees yung pinakamababa na nila. Eh parang yun nga, nilalamig na sila. How much more yung ganyang temperatura? And may mga taga mountain trail yata dito, yung mga taga Atok Bugyas, no? Mas malamig pa po doon. So, let's protect, no? Let's protect ourselves from the cold weather, especially yung pwede nating makuhang mga diseases o iba't ibang sakit mula sa malamig na panahon, no? Such as yung flu, no? Maraming nagkakasakit na ulit ngayon, tinatrangkaso, no? Which is yun nga, viral infection yan. So, ibig sabihin kung viral infection, no, madaling makahawa. No, ang nakakatakot pa dito base sa nakikita din naming census, no,
hindi lang po basta-basta influenza yung iba, no? Yung iba pala ay positive na rin pala sa COVID, no? Remember, influenza-like illnesses yung mga yan. Pare-parehas yung mga sintomas, no? Trangkaso, fever, ubo, sipon, mga ganun. So yon, so it is highly transmissible from one infected person to a healthy person through direct or indirect contact. Pwedeng maaring hindi mo naman nakasalamuha yung inuubo or sinisipon, pero yung hinawakan niyang doorknob or yung hinawakan niyang barya, no, or yung hinawakan niyang hawakan sa jeep, no, maaring nahawakan natin. So yung preventive measures, no, na pwede nating gawin, no, yan na, maghugas palagi ng kamay, no, or magdala ng alcohol sa based hand wraps or sanitizers para at least kung galing tayo sa CR or kung may hinawakan tayo kung ano-ano, no, pwede tayong mag-alcohol or mas magandang maghugas nga po gamit ang sabon at tubig. Yan. At proper sneezing or coughing etiquette. And also seasonal vaccination, no? Nakita ko hindi ko sure pero yung latest yata si Ryan ay wala muna yatang stock sa ating City Health Services dito sa Baguio, pero nakita ko yung post ng BGHMC Barangay BGH compound, no, na hinihikayat yata yung kanilang mga kabarangay na magpabakuna doon po sa Engineers Hill Health Center kasi sakop po sila ng Engineers Hill kasi may stock naman daw po doon sa Engineers Hill ng flu vaccine. So, i-check po natin sa ating mga sarili-sariling district health centers or municipal health offices or barangay health stations. Baka may mga flu vaccines pa po doon. No? Yun. And yun, kung may, especially kung may symptoms po tayo, mag-mask na po tayo, no, para hindi mas hindi ma-spread or makahawa ng iba. And of course, kailangan nating kumain ng mga masustansya para dagdag sa immune system or dagdag na panlaban sa mga sakit, no, pampalakas ng immune system. And of course, maligo, no, maligo kahit maray na lamlin. Of course, no, talaga nga nalimis yung danong, no, mabalin man nga, nagpaburok ti danong. But be careful, no, nagpaburok ti danong, be careful kasi may mga safety issues din po regarding doon. Baka matapunan ka, magkaroon ka ng burns. Okay. So, yun. And, yun po yung isang first na health information na gusto nating i-share, no, tungkol sa amihan season. And ngayon nga pong January din po, no, ay pinagdiriwang natin yung liver cancer and viral hepatitis awareness awareness and prevention month. So ano nga ba yung viral hepatitis at liver cancer, no? So ang viral hepatitis, no, ito ay pamamaga ng atay na nagdudulot ng isang virus or nadulot ng isang virus tulad ng hepatitis A, B at C. So viral ibig sabihin, no, pwede kang mahawaan, no, ng sakit na yan. It's either hepatitis A, B or C. So yung question dyan, maaari bang magkaroon ng liver cancer kapag ikaw ay may fatty liver? So ay nakaano pala to yan. So yan, maaari bang magkaroon ng liver cancer kapag ikaw ay may fatty liver? So sabi dyan, maaaring magdulot ng pamamaga ng atay ang fatty liver. So kapag hindi ito naagapan, maaari itong mauwi sa liver cirrhosis na isa sa mga sanhi ng pagkakaroon po ng liver cancer. Yan. So ito po yung mga simptomas, no, na kailangan nating tignan para kung makita natin ito sa ating mga sarili, pero wag naman po sana, no. Pero once na nakita natin na parang yun nga, may fatigue or pagod na pagod ka, yung ihi mo very dark na, no, or ibang kulay ng urine mo, wala ka namang tinitik na ibang gamot. Yun, nagsusuka ka, nahihilo, gano'n, and may pagdurugo, no, or bruising. Okay? And yung walang ganang kumain, at ito yung pinaka-obvious kung nagkakaroon ka na ng jaundice or yung paninilaw ng balat.
and including yung mata. No? So yun, kung once na nakakaranas po tayo ng ilan sa mga sintomas po na ito, mas maganda pong kumonsulta na tayo sa pinakamalapit po na health center natin. So yun. So paano ba makaiwas sa mga sakit na ito? So in terms of sa viral hepatitis, no, ang pinakamahalaga po dyan ay magpa-screen at magpabakuna laban sa mga virus na nagdudulot nito. So yun, so may bakuna po, magtanong po tayo sa ating mga health centers and palaging siguruhin ang pansariling kalinisan or yung personal hygiene po na tinatawag. Yun, siguraduhin ding malinis ang inyong pagkain at inumin, no? Kung hindi sigurado, for example, mostly kasi, no? Kasi viral nga po, no? Viral, ibig sabihin nakakahawa. So may ginagawa ding mga surveillance or mga contact tracing sa mga sakit na yan. So kung tatanungin ka, saan mo ba mostly kinukuha yung tubig mo, yung pagkain mo? So yun, mostly na nakikita kapag contact tracing ay yung mga street foods, mga ganun po. No? So mag-ingat po tayo kung hindi sigurado sa mga pinanggalingan ng ating pagkain or kung malinis ba. And huwag maghiram ng mga personal na kagamitan. So yun, para at least iwas hawaan pa rin. And in terms naman din po sa fatty liver, makakaiwas po tayo sa fatty liver basta lang po panatilihin natin ang ating tamang timbang or yung ating body mass index, yung BMI. And of course, mag-exercise, no, every day. And kumain ng masustansyang pagkain. At ang bawal po talaga in terms of food, no, sa mga may fatty liver na, no, walang salty and yung matataba, yung mga maalat matataba na pagkain. Okay? So, yun po, no, ang gusto natin i-share patungkol sa liver cancer and viral hepatitis awareness month, awareness and prevention month ngayong January. And ngayong buwan din po ng January ay National Deworming Month po, no. So, andito po yung mga ilang preventive measures po ulit upang makaiwas po, no, na magkaroon po tayo ng alagang bulate. Yan. So, yun. Mga basic ano naman po yan, no? Mga basic na mga preventive measures, yung hugasan o lutuing mabuti ang ating mga pagkain, no? Kasi may mga temperature kasi na required, no, para mamatay talaga yung bulate, yung bacteria, yung mga ano na yun, yung mga bulate, no? Boil, kung boil yan, dapat may ganitong temperature, kung fry, so mga ganun, no? So basta ang importante hugasan at lutuing mabuti ating mga pagkain, no? Maghugas din ng mga kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng kubeta. Lalo na sa ating mga kabataan, no? Hindi natin alam, naglaro sila sa labas, no? May mga nakasiksik sa kanilang mga kuko, linisan po natin yung mga yon. Kasi once na, yun, prone nga yung ating mga kabataan na magkaroon ng bulate at doon din nakikita minsan. Doon nakukuha ng mga ating mga kabataan. At pakuluan, yan, ang inumuing tubig. Ayan, panitiliin malinis yung mga kuko. Ayan, dyan pala. At magsuot ng tsinelas at sapatos. Ayan, linisin yung ating kapaligiran. No? Arubayan tayo, no? At uminom ng pampapurga alinsunod sa payo ng doktor. Or sa ating mga schools yata, no? May kapag talagang ngayon, January, iikot yata sila sa mga schools para magbigay ng pampapurga sa ating mga estudyante. So yan. Yan po ang ating National Deworming Month. And every third week din po ng January, pinagdiriwang din po natin yung Autism Consciousness Week. Autism Consciousness Week tuwing third week ng January. So narito po yung ilang mga gabay para sa pangangalaga sa mga batang nasa autism spectrum. So before siguro yun, i-define muna natin ano nga ba yung autism spectrum disease na tinatawag. So yung autism spectrum disease po ay isang disorder, no, na nakaka-apekto po sa brain development ng ating mga kabataan, no, ating masanggol hanggang sa kanilang pagiging toddler, no. At
Yung talagang naapektuhan, of course, kung brain development, kung may problema sa brain development po, no, nagkakaroon po ng problema sa communication skills ng mga kabataang naapektuhan ng autism spectrum. Communication skills, ibig sabihin po, yung kanilang pakikipag-ugnayan, no, yung pakikipag-ugnayan, pakikipag-communicate sa ibang tao, no, kahit pati sa mga kapamilya nila. So, yun po yung naapektuhan. So, paano ba? Ano ba yung mga pwedeng gabay natin sa pangangalaga sa mga kabataang may autism spectrum disorder? So, first, andyan po, no, pagtuunan ng pansin ang kanilang positibong asal, no, mag-focus sa kanilang magandang, no, behavior. So, nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, ang papuri sa mga magandang asal, at yung pag-uugali na kanilang ginagawa. So, pwede rin mag-set ng schedule para sa mga gawain at siguraduhin na nasusunod ito ng tama. At siguraduhin na may oras sila para maglibang, no, o gawin ang kanilang mga hobbies o yung kanilang kinaaaliwan. Yan. At maglaan din ng oras para maintindihan kung ano ang angkop na treatment o therapy para sa inyong anak. At isama sila sa pang-araw-araw na gawain para at least mas ma-develop. Kasi yun nga, may problema sa brain development, no? Pwedeng makatulong talaga yung daily activities nila para mas hindi naman totally, pero at least yung mga neural sensitization ng mga yung ginagawa nila ay makaka-sensitize sa kanilang mga neural functioning or yung pag-function nga ng mga maliliit na mga cells sa brain po natin. At sumali sa mga support groups po, no? Maaring makibahagi sa mga online support groups. May mga online po ngayon na available Facebook online, online Facebook groups ng mga families na may sa pamilyang may autism spectrum disorder. At malaking tulong po yung mga yun, no, upang magkaroon ng mas malawak na pag-intindi or pag-unawa sa inyong mga anak. So, kung mayroon naman pong kakayanan, no, maaaring kumuha ng caregiver na may kaalaman or may specialization talaga sa pag-aalaga ng mga may autism upang mas mabigyan ng tamang attention yung ating mga kabataan. So, dito po sa Baguio, may tinatawag pong ASP Baguio, ng Baguio Chapter, Autism Spectrum Philippines Baguio Chapter. So, napaka-active po yung group na yon in terms of yung talagang advocacy nila on the care of those who children with autism. And I think hindi naman yun lang yata limited sa Baguio yung kanilang tinatanggap. So even outside Baguio, within Benguet, mga ganun, or nearby areas. So yun. At yun po yung mga pinagdiwang natin, no, or pinagdiwang nga po natin aside from sa mga na-discuss kanina nila, Doc. So yun. So, and gusto ko lang din pong i-share, no, yung isang issue na naranasan po natin dito sa siyudad ng Baguio last 2 weeks ago regarding yung outbreak ng acute gastroenteritis. And according nga po sa initial findings ng Department of Health National Office, specifically yung ating Epidemiology Bureau, ay yung tinitignan nilang sanhe ay yung norovirus or and sapovirus. So, ang norovirus po, no, ay isang lubhang nakakahawang mikrobyo na nagdudulot ng pagsusuka, pagtatae, at yun nga, yung gastroenteritis or yung problema sa tiyan at bituka or yung tinatawag nilang stomach flu. Yan. So, mabilis yung pagkalat nito at kahit sino ay maaaring mahawaan at magkasakit nito. So, maraming uri ng norovirus at ang pagkakaroon ng protection o immunity sa isang klase nito ay maaaring hindi ka maprotektahan sa iba pang klase. Samantalang ang sapovirus naman po ay isa ding klase ng virus na nagdudulot ng pagtatae, pagsusuka, lalo na sa mga bata. So, komplikado po yung pagtukoy ng virus na ito at kasalukuyang pinag-aaral pa ng maigi ng ating mga medical scientists. So, yun. So, no, kung titingnan natin yung symptoms naman, no, so yun nga po yung pagtatae, pagsusuka, pagka nahihilo. So yun, so yung mga risk factors ay nandyan talaga sa pagkain, unang-una, no, nasa pagkain, sa ating iniinom. Of course, kung yung hygiene ulit natin, no, hindi ka naghuhugas ng kamay,
or hindi malinis yung ating mga utensils, yung ating mga cubiertos, no? Spoon, fork, mga ganun. At maaari din kung nakahalubilo mo yung may sakit in terms of yung drop, ano naman, hindi naman airborne yan or ano. Yan. So, of course, yung prevention naman is yung basic pa rin, of course, yung food safety, siguraduhin natin po, no? Ang malinis at maayos na paghahanda, pagluluto at pag-imbak ng mga pagkain, huwag humawak ng pagkain kapag madumi o hindi nakapaghugas ng mga kamay. And in terms of hygiene, ugaliing maghugas ng kamay na may sabon, yun nga, na hindi bababa ng 20 seconds, especially kung talagang galing ka sa CR or talagang galing ka sa labas at maduming-madumi ng kamay mo. Ayan. Cleanliness, ugaliing linisan or disinfect ang ibabaw ng lamesa, especially yung ating dining table, mga upuan at iba pang mga frequently touched surfaces. At itapon kaagad ng maayos ang mga tirang pagkain para at least hindi sa loob ng bahay na nabubuyok sa loob ng bahay. At limit outbreak, sabi dyan, suriin kaagad ang mga nararamdamang sintomas at mag-isolate kung sakaling meron nito. At ipaalam kaagad kung may kumpirmadong outbreak, lalo na sa mga paaralan at mga bilihan ng pagkain. So, maaari naman po tayong mag-report sa pinakamalapit po na health center natin or mga barangay health stations sa ating mga lugar. Yan po, no? And natimbrehan po kami, no, ng ating Hospital Epidemiology and Surveillance Unit na base po sa kanilang mga nakukuhang mga datos dito po sa mga na-admit natin dito sa BJHMC ay may pagtaas, nakita nila na may pagtaas sa mga kaso ng dengue. At yun nga, siguro magtataka kayo, bakit mataas eh, hindi naman tag-ulan. So, ganun. So siguro due to climate change na rin, nakapag-adapt yung ating mga Aedes aegypti na mga lamok. So ganun. Pero yung pinaka-point dito, may nakikitang pagtaas nga po sa mga admitted or mga seen patients dito sa BJHMC due to dengue. So maging aware po sana tayo, no, kasi delikado, no, napaka-delikado po kung once na magkasakit tayo ng dengue. So ito po yung mga sintomas, no, kung may bigla ang mataas na lagnat sa 2 hanggang 1 linggo or 2 araw hanggang sa 7 days, no, or within 1 week na yon, na may especially na on and off, no, tataas yung temperature mo bigla-bigla at kinabukasan maaring wala, no, at later on biglang magkakaroon pa ng fever, no, at yun nga, yung mga matataas pa na fever at pananakit sa likod ng mata or pwedeng headache, no, pero sa part ng mata, pagdurugo ng ilong, yung agdaringungo ka or nose bleeding, no, pwede rin hirap ka na sa paghinga, no, paghihina, nanghihina ka na, pananakit ng tiyan at pagsusuka, no, delikado rin, tignan natin yung suka natin, baka may mga dugo-dugo na, no, madilim o maitim na kulay ng dumi, check din natin yung mga dumi din natin, no, yung mga tae po natin. Check natin kung anong color, kung very dark na ba yun. So yun, maaaring may dengue ka na. And rashes sa balat, no? At pananakit ng kasukusuan or yung mga joints natin at kalamnan. So kung may mga naranasan po tayo mga ganito, mas magandang magpakonsulta na po tayo, no? Magpakonsulta na po tayo sa pinakamalapit na health center. Especially nga po kung yun, kung may mga rashes ka na, kung nose bleeding or sumusuka ka na may dugo-dugo, yun na po yung mga delikado kasi maaaring may internal bleeding na po yung mga yung pasyente natin or yung nakakaranas po ng ganun. So yun. And although hindi ito kasama sa nagiging regular ng ano na monthly health calendar na ng DOH, pero dati sinasama na nila to. Sinasama nila ito dati. Gusto ko pa ring i-share po, no, yung
regarding po ng Zero Waste Month ngayong January 2024. So mas maganda po no na pangalagaan natin yung ating kapaligiran, yung ating environment para at least mas mas maganda yung magiging buhay natin, mas maging healthy yung ating buhay natin. Kasi yun nga, hindi magiging healthy yung isang tao kung hindi healthy yung environment. So yun. So tulad nga po nung nabanggit ko kanina, no? Bakit kaya tumataas yung dengue eh hindi naman tag-ulan. So yun, baka due to sabi nila isang tinitingnan ng mga pati actually sa ibang lugar, no? Hindi lang naman Baguio, no? Isang tinitingnan nilang theory or connection is baka yun nga nag-adapt na yung ating mga lamok. So climate change, so mga ganun. So yun. So mas magandang pangalagaan natin yung ating environment para at least mas maging malusog din yung tayong na mga naninirahan sa environment na yan. So let's reduce food waste, no? Reuse or choose products you can use multiple times. Recycle used bottles, cans or jugs, and yan, respect the earth by using less gasoline, water and electricity. So, si Sir Ryan, maglalakad na siya from Bakakeng to BGHMC. So, yan. So, yan lang po, no? Maraming salamat po. And for other health information or hospital updates and events, no, on the other services ng BGHMC, please like and follow po yung ating bagong official Facebook page, no? Kung gaano po ninyo sinuportahan yung old namin na Facebook page, hindi kasi hindi na natin mahanap 'yon, no? Hindi po, hindi na natin ma-search 'yon sa Facebook. Yung bago na lang po is itong BGHMC Baguio. You can scan po yung QR code natin or search po natin sa search box yung BGHMC Baguio. So, 'yon, for other health information, magpo-post at magpo-post po kami diyan. So, thank you. Maraming salamat po. And may isang nasunod ng sapakan yata yung amin na po. Thank you po, Sir Ryan. So ayan, so maraming salamat Sir JV Malcho, our Health Education and Promotion Officer 3, for discussing po yung iba't iba pong mga health events pa po ngayong buwan ng Enero. And para po sa mga magulang dyan ay ngayong buwan po nga, sabi ni Sir JV, in-encourage po namin po, no, na inyong papurgahan ang inyong mga anak, pati pabigyan na rin po ng vitamin A. And same as true, nasabi ni Sir JV nga, according to our census nga po, no, medyo may pagtaas, no? Kaya, ng kaso po, no, yung dengue, kaya mas mainam rin po na mag-5S, hindi lamang po sa tag-ulan na nagpa-5S po tayo, no? Dapat mag-search and destroy, self-protect, seek consultation kung meron po tayong mga nararanasan ng mga sintomas na tulad ng mga sinabi ni Sir JB, ay kailangan po na magpakonsulta na po muna tayo, support fogging in outbreak areas, at sustain po natin yung ating hydration. Hindi na lamang po siya 4S, naging 5S na po. Dahil sustain po natin, damihan po natin ng uminom po ng tubig. And of course, for that one, no, hindi lamang po tag-ulan, kaya nagsabi ko kanina, dapat araw-araw po, pantilin po nating malinis po ang ating kapaligiran na kung saan pwede pong pamugaran ito ng mga lamok na nagkukos po ng dengue. At mas mainam nga po ang prevention. Kung may mga sintomas, bisitahin lamang po ang ating mga primary care facilities. Bago po ipunta po dito sa hospital, may mga primary care facilities po tayo sa ating mga municipalities. Dito po sa Baguio, we have your district health centers. Sa mga munisipyo po, may mga barangay health stations po at mga municipal health office, rural health office, or yung mga primary care facilities. So yun lamang po, no, ipunta po muna sa kanila bago po ipunta po dito sa hospital. Dahil may mga levels of referral po tayo. Okay, so with that, to express our gratitude, no, to express our gratitude to our resource speaker for today's first session of our Usapang Salunan sa Komunidad. At bago po tayo pumunta sa ating open forum portion ng ating activity, allow me po to read the content of the to read the citation.
sa Republic of the Philippines. So yan, so may Department of Health, Baguio General Hospital and Medical Center, Baguio City. Certificate of Appreciation is presented to Dr. Brandon Bryan C. Balawin for sharing his time and expertise during the Usapang Solidaridad sa Komunidad 2024 Session 1, the theme Goiter at Leprosy, held on January 25, 2024 via online Cisco WebEx, signed with the head of the Public Health Unit, Dr. Lea Morini Falonilo, and of course the Medical Center Chief 2 of the PGHMC, Dr. Ricardo B. Runes Jr. May we give Dr. Brandon a virtual round of applause. And also, no, and also the same certificate of appreciation is also presented to Dr. Justin C. Kakayuran. Same certificate of appreciation is also presented to Dr. Catherine and Dena S. Andaya. Okay, so to our research speakers, maraming salamat po for sharing your expertise. And now we proceed with the open forum of our first session of our Usapang Salutan. And just a verification po, no, wala po tayong outbreak po, no? Wala po tayong outbreak ng dengue. However, no, baka isipin po natin na may outbreak po ng dengue. Ito lamang po ay base po sa datos ng aming Hospital Epidemiology and Surveillance Unit na tumaas po yung mga bilang ng mga na-admit dito sa hospital dahil po sa dengue. Ulitin po lamang po, no, wala pong outbreak ng dengue. Ayon lamang po yan sa datos namin dito sa hospital na medyo tumaas po yung mga na-admit na ang rason ay dengue. Kaya ito po ay pinabulaanan na rin po namin ang publiko na dapat mag 5S po tayo para at least mas mainam po na ma-prevent po natin ang pagkakaroon po ng outbreak ng dengue. So moving forward, we now proceed with our open forum ng ating Usapang Salunod sa Komunidad. Sir Ding, pa stage po ang ating mga research speaker. Okay, so Dr. Brandon and Dr. Justin, can we open po yung ating mga camera? So nag-message po si Dr. Justin kanina na wala po siya. So I only have few questions naman po na na-register po, pre-registered questions for this usapan. But of course, we would like to acknowledge na po yung message po kanina, Dr. Justin, ano raw po or patungkol po doon sa thyroid storm na sinabi po ni Ma'am Jonaline Manalansan po. Dr. Justin. Hello, good morning. This is Andana Andaya for Dr. Kakayuran. Naimbag man ang out everybody. We see participants as far away as from Sagada. Regarding your question for thyroid storm, usually we see thyroid storm in patients who already have known goiter, who have a physiologic stress. Example, adati pasyente nga adati nagtrakaso or adati sa balik sakit na pneumonia, and then suddenly dijay thyroid hormones kat adati sudden increase na causing a thyroid storm. So of course usually the thyroid storm po is diagnosed by clinical history and physical examination po. This is one of the very, very important na endocrine emergencies. Kaya kailangan din po everybody is aware of this. Adati point scale for the diagnosis of thyroid storm that we use in the clinics. It is called the Birch-Wartofsky point scale. I-type up mi po dito sa chat box natin. Birch-Wartofsky point scale for the diagnosis of thyroid storm.
Ito po ang ginagamit namin sa clinics. Usually po ang patients natin nagpre-present po ng thermoregulatory dysfunction. Tumataas po ang temperature nila or nag-fever more than 37.8. Pero isa pong very apparent is yung cardiovascular dysfunction. Nagkakaroon po sila ng tachycardia na tinatawag or yung sobrang bilis ng tibok ng puso. Pero usually po hindi siya yung 110 lang. Usually 150 or above. And then yun na rin po ang usually po din kasi kapag 150 or above ang heart rate, arrhythmia, nag-arrhythmia na rin po yun. Meron din po silang gastrointestinal dysfunction. Kunwari po yung mga nagbabawas ng more than 5 or 6, 7, 8, 9, 10 times per day. Meron din po may kasama pong central nervous system dysfunction. Ito po yung mga pasyente na hindi naman po sila pupunta sa inyo na sasabihin nila na meron kaming central nervous system disturbance, pero darating po sila na kabadong-kabado, hindi sila mapakali, or minsan dadating po sila ng mga kabahay nila na sasabihin po na nagde-delirium, or in very, very bad cases po, sila po yung nagsisisure. At that point system na daytoy, and then if it is more than 45, yun na po yung dinadiagnose natin na thyroid storm. It is an emergency, so you have to bring the patient to a hospital because the medications to control this condition have to be given immediately na IV form po. Yun po yung question regarding sa thyroid storm. So thank you, Dr. Catherine. No? So I hope na-discuss very well ni Dr. Catherine at Daya yung patungkol po sa thyroid storm. Ma'am Jonaline? So, can I get a thumbs up po? Okay po yung sagot. At least na-discuss po ni Doctor. So, yeah, Dr. Catherine, siguro i-acknowledge po natin rin pwede yung question din dito sa ating chat box. From Ma'am Nanette ng Sagada, no? Bakit raw po kahit gumagamit ng asin, nagkakagoitong pa rin? Dr. Justine or Dr. Catherine? Hello po, sir. Si Dr. Justine. Yes, to answer po the question, why po kahit gumagamit ng salt pero nagkakagoiter pa rin? Possibly po yung salt po natin, hindi po siya iodized. Next po, meron po siyang goiter na ang cause po is cancer po, thyroid cancer po. Or yung yun lang po, sir. So, Ma'am Nanette, so marahil po sabi ni Dr. Jacine, yung asin ay baka hindi iodized kaya nagkakaroon pa rin po ng goiter or pwede rin po yung thyroid cancer po na sinabi ni Dr. Jacine. So, I hope, Ma'am Nanette, nasagot po ang inyong katanungan. And Ma'am Nanette of Sagada. So may kasama po tayo sa Sagada na nag-join po ngayong araw. Okay, so I have another questions po, no? For goiter before tayo pumunta sa leprosy. Dr. Justine or Dr. Catherine, tinatanong po nila, no, may kinalaman raw ba ang hormonal imbalance sa pagkakaroon po ng goiter? Hello, good po ulit. Regarding po yung hormonal imbalance na nagiging cause ng goiter, parang din po yung sinabi ni Dr. Kakayuran kanina na kahit po kasi gumagamit ng salt, iodized salt, nagkakaroon pa rin ng goiter kasi multifactorial po talaga siya. Wala po tayong mapipinpoint na nag-iisang cause ng formation ng goiter. Pati po yung mga blame natin na goitrogens, nakikita cabbage, wumbok, kasjay, haanmat amin nga kabagyan tayo nga adaidjay is a farming communities kat adati goiter da. Hindi po natin talaga mapipinpoint ang dahilan. As to the yung hormonal imbalance po na nagpo-cause ng thyroid ng goiter, sa ngayon ang studies po wala, pero may nakikita po sila na possible
cause possible lang po possible connection ng mga implants. But that remains to be studied po. There is no proof yet. Mga case studies pa lang po siya na nagsasabi na ng possible connection na yung mga may implants or yung mga ongoing hormonal therapy for family planning mas increased risk for goiter, but case studies pa lang. Wala pa pong, yun, wala pa pong outright na proof yan po. Thank you. Thank you, Dr. Catherine. So in short po, no, wala pong kinalaman ang hormonal imbalance sa pagkakaroon po ng goiter ng isang tao. As of now, yes, Doc. At adalanda pa lang, Doc. Case study pa lang is well. Okay, so thank you for that, Dr. Catherine. So last question po on my pre-registered questions po. Kung may mga katanungan po from our audience, pwede pa rin po kayong mag-chat dito po sa message sa ating chat box or pwede po kayong mag-unmute kung gusto niyo pong tanungin mismo sa ating mga resource speaker. So from on my end, Doc, ito po yung question. Patungkol naman po daw to Doc, po ito sa post-thyroidectomy. Doc Catherine, Dr. Justin, ano raw po yung magiging epekto ng post-thyroidectomy po, Doc? Hello po, good morning po. Post-thyroidectomy po, ano po yung effect niya? Dahil po natanggal po yung thyroid gland, yung dalawang lobes ng thyroid gland natin, may possibility po or mababa po ang hype ang thyroid hormones dahil wala na po yung organ na nagproproduce ng thyroid hormones. This can be managed naman po through thyroid hormone replacement therapy. Tablet form naman po siya. Madaling inumin po. So ayun po no, yung magiging effect po, po ng post-thyroidectomy. So thank you Dr. Justine and Dr. Catherine. Okay, so sa mga ating audience, so kung may mga katanungan, mag-message lamang po kayo dito sa ating chat box. So let's proceed with the leprosy, no? Dr. Brandon, andyan po ba kayo? Yes po, sir. Dr. Brandon, I only have one question, no? Pre-registered question for leprosy since very clear naman po yung presentation kanina na nasagot yung mga haka-haka, okay, na patungkol sa leprosy. Meron lang pong isang pre-registered question. Babasahin ko po, Doc. May tendency po ba, Dr. Brandon, na mag-relapse ang leprosy kahit natapos na po yung gamutan? Okay po. In terms po dun sa relapse, nakadepende pa rin po yan dun sa, usually po dun sa immune system po ng taong may leprosy. Gaya na sabi ko kanina, dalawa yung classification ng leprosy, yung possibacillary at yung multibacillary. So pag-iisipin na dun sa dalawang classification na yun, kaya mas marami dun sa multibacillary kasi mas yung immune system ng katawan mas konti decreased kaya mas madaling nagreplika o dumadami yung bacteria and yes po sir may chance po na mag-relapse po after po maggamutan. Okay, so that's very clear po no from Dr. Brandon no. So, pwede pong mag-relapse kahit na gamot na po no ang isang tao patungkol sa leprosy. So another question, Dr. Brandon, sorry, may nabasa. Doc, this is not directly medical, but maybe I know your side po, Doc. Are there any social stigmas associated with leprosy and how can they be addressed? Any idea po, Doc? Yes po sir. I think meron pa rin pong mga social stigma against persons with leprosy, most especially those persons na hindi masyadong nakakatanggap ng mga scientific information about leprosy. Kaya nga tayo nagkaroon din ng World Leprosy Day to increase the awareness sa mga pangkaraniwang tao para mas maintindihan nila ang sakit ng leprosy. Kasi nga, gaya nga ng dati, yung mga myths kasi dati, yung mga misconceptions, na parang sobra siyang nakakahawa. Kaya most especially yung mga tao na walang
access sa information, yung mga nasa far-flung areas, sila yung mga mas takot sa sakit na leprosy at sila yung mga mas may stigma sa sakit na leprosy. Kaya sa tawag po nito, yung sa infomercial ng DOH, yun po sa mga pamphlets or yung mga ano, nagbibigay po tayo para po mas maintindihan ng mga lay people po kung ano po yung sakit na leprosy. At hindi nga siya ganun nakakahawa gaya ng pagkakalam po natin dati. Thank you, Dr. Brandon. Having said that, Doc, kamusta po ang status po ng leprosy dito sa Pilipinas or dito sa Cordillera? And so good news po, sa CAR naman po, leprosy free po tayo sa CAR, so zero cases po sa CAR. Usual cases po na meron tayo ay sa Pangasinan and sa Visayas region po. Ayan, so good news for the Cordillera region, no? So far, we are leprosy free, but then again, we're doing this para at least pa rin ma-increase po yung awareness pa rin po natin patungkol po sa sakit na leprosy. So babalikan ko po ikaw, Dr. Brandon, for your final message. So balik ulit po ako kay Dr. Justine and Dr. Catherine. Doc, may mga questions pa po pala na naka-register. Okay, so babasahin ko lamang po, Doc, isa-isa. Dr. Catherine, Dr. Justine, tinatanong po, no, ang goiterer po ba ay pwedeng maging symptom of an underlying medical condition? And if so, what conditions should be considered? That's one question po, Doc. Hello, good morning. Regarding yun po, thyroid in itself is one condition. Hindi po siya associated usually with other conditions sa ibang system po. May rare instances lang po na may connected din po na bukol sa matres or sa ovaryo. Pero nangyayari lang po yun in rare conditions. And usually po, ang nauunang naging symptoms nun is yung sa abnormal bleeding po sa mga babae. Kaya usually po, kunwari may sakit po ng kunwari high blood, diabetes, tapos meron din po siyang goiter, they are separate entities po. Hindi po kinos ng high blood or ng diabetes ang goiter at hindi din po kinos ng goiter yung high blood or diabetes po. Okay, so thank you, Dr. Catherine. Another question, Doc. Pwede raw po bang magkaroon, kasi hindi po ata na-mention kung risk factor yung edad sa pagkakaroon ng goiter. So ang tanong po dito, Doc, pwede bang magkaroon din yung ng goiter yung mga edad 18 years old pababa? Pwede pa rin pong magkaroon ng goiter, sir, ang mga edad 18 years old pababa. Ang tinitingnan natin dito, mas marami lang po kasi yung mga older, yung mga adults po na nagkaka-goiter kasi mas marami po silang exposure sa mga possible na goitrogens or mga radiation, mga ganun po. Pero dito po sa Baguio General Hospital, mga bata din po meron din mga goiter, yung mga genetic predispositions na po nila yung nagfa-factor in kapag ganun. So ibig sabihin, Doc, pwede rin pong mamana ang goiter po. Tama po ba, Doc Catherine, pag genetics po? Okay, Doc, Doc Catherine, last question po siguro, no? Patungkol po sa lifestyle siguro, Doc Catherine or Doc Justine, meron raw po bang bawal kainin ang taong may goiter? Oh, ayan, isa po yung very common na question na nakukuha po namin sa outpatient or kahit yung mga naoperahan na naming patient. Ang mga taong may goiter ay hindi na po namin pinagbabawalan na kumain actually ng mga, yung mga pinagbabawal, like example, yung mga goitrogen, nagtitinda cabbage, kanumbok, kasi adaan dyan bukol dita. It's not as if kapag hindi sila kakain, eh matatanggal. Hindi po eh, kasi andoon na yung bukol. Ang bawal, ang usual na sinasabi po namin, ang bawal lang po nilang kainin ay yung hindi masarap. So ano po, walang limitation po sa pagkain. Kailangan po masarap. Kasi, so, wala pong bawal, well, no, Catherine, no? Well, so, sir, kasi andyan na po yung bukol. Ang exposure andun na po. Wala na pong makapagbabago. Ang bawal na lang, Doc Catherine, ay yung hindi masarap. Well, sir. Okay, so thank you, Doc Catherine. So,
to formally end our open forum portion of our Usapang Salunan sa Komunidad, may we listen to the final message of our resource from our resource speaker, starting with Dr. Brandon. Any final message po, Dr. Brandon? So final message na lang po siguro. So again, ating pakakatandaan ng sakit na leprosy ay hindi sobrang nakakahawa, hindi siya contagious na sakit. At ang mga taong may sakit na ketong ay pwedeng mamuhay ng normal gaya ng mga taong walang sakit nito at may lunas sa sakit na leprosy. Yun lang po, sir. Thank you, Dr. Brandon, our medical officer 3 from the Department of Internal Medicine. So, Dr. Catherine and Dr. Justine. Thank you, sir. For our final message po regarding Goiter Awareness Week, it is important po na i-monitor po if may mga bukol po sa leg. Then, if na-observe po na may bukol po, mas maganda pong magpa-consulta na po kaagad para ma-check na po ng mas maaga. That is all po for my take-home message. Thank you po. Dr. Catherine? Ayun. Thank you, sir, for this opportunity. Tapno, para po mas marami ang maabot namin regarding thyroid awareness po kasi thyroid awareness month ngayon. Take home message po natin yung sinabi ko po ni Dr. Kakayuran. No adamari creek na, if you feel anything, you can visit us at outpatient center, outpatient department of the Baguio General Hospital. Madali lang naman pong pumila, medyo takot lang po yung iba kasi feeling mahaba yung pila. Pero ano lang po yun, sa ENT, kaya po namin accommodate yan. Ayan, so thank you, Dr. Catherine and Daya, our Medical Officer 4, and Dr. Justine Kakayuran, our Medical Officer 3 of the Department of ORLHMS. So again, to our resource speakers, maraming maraming salamat po for sharing your knowledge and expertise to our audience for today's Session 1 of our Usapang Salunan sa Komunidad 2024. Agyaman po, mga doctors. Okay, so to our participants, okay, so nandito na po sa ating chat box yung evaluation link. Okay, nandito na po sa chat box yung evaluation link. Ulitin ko po para mabigyan po namin kayo ng inyong certificate of participation for this session. Maaari po kayong sumagot isa-isa para mabigyan rin po namin kayo ng inyong certificate na isa-isa. Okay, and also next month, childhood cancer, yung topic po natin, that is on February 21. Yan po yung session 2 po natin about childhood cancer. And we invite also everyone to kindly like the official, the new official Facebook page, the BGHMC. BGHMC Baguio. So, sinan po yan kanina ni Sir JV. BGHMC Baguio. And also, we have the HCPN-CS link na Facebook group naman po ni HCPN na kung saan nagpo-post rin po kami doon ng future sessions po ng ating Usapang Salunan sa Komunidad. So, with that, thank you for joining us this morning. Happy January to everyone. Happy Panagbenga. Stay safe po sa ating lahat. At ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Have a good day. And God bless po sa ating lahat. Thank you and see you next month.